Magandang buhay, mga bata! Kamusta ka? Ngayong umaga, tayo ay mag-aaral at matututo ng isa na namang mabuti at magandang asal. Teka po, teacher. Bakit po tila masyado ka nagmamadali? Oo nga, napansin ko masyado nagmamadali si sir. Oo nga, mga bata. Kailangan ko magmadali para madami akong gawain na matatapos ngayong araw. Kaya halina kayo at matuto. Ngayong araw, tayo ay mag-aaral sa edukasyon sa pagpapakatao. Ito yung Aralin 1. Ang ating Aralin 1 ay pinamagatang Nag-iisip ako bago gumawa. Ikaw, nag-iisip ka ba bago gumawa? Kayo, nag-iisip ba kayo bago gumawa? Opo, sir. Nag-iisip po kami nang madaming beses, yan po ang turo sa amin ng nanay at tatay namin. Yay! Ganun din po ako, sir. Nasusuri ng mabuti ang mga bagay na may kinalaman sa sarili at pangyayari. Ito po ang ating layunin ngayong araw. Paunang pagsubok. Pag-aralan ang mga katanungan at sagutin ng oo o hindi. Bilang, naniniwala ka ba agad at hindi nag-aabang magsiyasat sa impormasyong ibinigay sa iyo? Ano yung napiling sagot? Kalawa, isinaalang-alang mo ba ang kapakanan ng lahat sa iyong gagawing pasya? Hindi. Tinitimbang mo ba kung makakabuti kung magkakasama ang mga opinyon bago ka gumawa ng pasya? Iyong sagot. Ipinipilit mo ba ang pasyang ginawa mo kahit na hindi sumasang-ayon sa iyo ang ibang iyong pangkat? Ikalima, pinag-aaralan mo ba ang maaaring epekto ng pasya mo bago ito isagawa? Ano ang iyong sagot? Ika-anim, kumakampi ka ba sa kaibigan mo kahit na alam mong mali siya? Sumasangguni ka ba sa mga kasamahan bago ka gumawa ng pasya? Hinuhusgahan mo ba agad ang isang tao mula sa narinig mo? Ano ang iyong sagot? Inaalam mo ba ang totoo bago ka gumawa ng desisyon? Hinahayaan mo bang pag-isipan ng iba bago ng pasya ayon sa kanilang pinaniniwalaan? Ano ang iyong sagot? Baliktanaw. Tayo'y magbaliktanaw sa ating mga nakaraang talakayan. Tingnan mo mabuti ang mga larawan at pagkatapos ay sagutin ang mga susunod na tanong o katanungan sa ibaba. Ginagamit mo ba ang mga nasa larawan? Paano mo nga ba ito gamitin? Paano ba natin ginagamit yung mga nasa larawan na ito? Sa iyong palagay, paano nakatutulong? Kakasama ang mga nasa larawan? Ano-ano ang dapat nating isaalang-alang sa pagkakaroon ng mapanuring pag-iisip? Paano natin mahubog ang mga mapanuring pag-iisip gamit ang mga nasa larawan? Kaya dapat mayroon tayong mapanuri ng mga kaisipan. Bago yon, tayo muna ay magbabasa ng isang kita. Ang tamang pasya. Maraming nagsasabi, mahirap mukuha ng isang pasya dahil maaaring maging mapanganib ang buhay nito. Bibigyan ako nito ng isang pagsubok at pag nag-aalinlangan ako sa mga bagay. Maaaring maging dahilan ng away at sakit sa ibang tao. Nararating ang tamang pasya sa makatwid, pagkatapos ng maingat na pag-iisip at pagtitimbang ng mga bagay-bagay, sa ganoon, walang nasasaktan. Kaya dapat timbangin mabuti ang mga pagpipilian at dapat mapanuri ang pag-iisip. Sa ganoon, makabubuo ako ng pinakamabuting pasya. Yan ang ating tula, ang tamang pasya.
Ito yung mga katanungan sagutin natin ayon dun sa ating nabasa. Bakit sinasabing mahirap bumuo ng pasya? Bakit nga ba? Ano kaya sa palagay mo? Ano ba nakalagay dun sa tula? Dahil daw ito ay maaari maging magkaroon ng mapanganib na bunga. Paano nararating ang tamang pasya? Pabalikan pa ba natin doon? Kaya ikaw na, kaya mo na sagutin yan. Nakabuo ka na ba ng tamang pasya? At tungkol saan ito? Nahirapan ka bang magpasya? Bakit hindi? Paano nakaka-apekto sa ibang tao ang iyong pasya? Ano ang nararamdaman mo pagkatapos mo pasya? Ang mapanuring pag-isip, ang kakayahan ng pag-isip ng malinaw at makatwiran tungkol sa kung ano ang gagawin kung ano ang paniniwalaan ay magawa ng isang tao yung mga masusunod. Na dyan, unawaan ang mga logical na koneksyon sa pagitan ng mga ideya. Kailangan matatas yung isipan mo dito. Kilalanin, suriin, at buuin ang mga argumento. Kaya mo bang gawin yun, mga bata? Kailangan marunong ka magkilala, magsuri, at mabuo ng mga argumento. Tuklasin ang hindi pagkakapare-pareho at mga karaniwang pagkakamali sa pagdadahilan. Marunong kaya tayo magtuklas? Malutas ang mga problema sa systematic paraan. Lahat na tayo gusto nating malutas ang problema, pero yung systematic paraan, kaya mo nang gawin mo. Meron tayong systematic paraan. Makilala ang kaugnayan at kahalagahan ng mga ideya. Masasalamin ang pagbibigay katarungan ng sariling paniniwala at pangalaga. Dapat meron tayo yan. Ang mapanuring pag-iisip ay hindi lamang ito sa pagkalap ng informasyon. Ang isang kritikal na palaisip ay nakakayang magpatayan ng kahinamnan mula sa kung ano ang alam niya at alam niya kung papaano gamitin ang mga informasyon upang malutas ang mga problema. Sana mga bata, ganun din tayong lahat. Matuto tayong mag-isip ng ilang beses bago tayo gumawa ng isang pasya. Kaya meron tayo ngayong gawain. Halimbawa, sa mga gawain ito, ano ba yung dapat pasya natin gagawin? Pumili ng isa sa mga sumusunod na sitwasyon. Gumawa ng matalinong pagpapasya. Sagutin ang mga tanong sa bawat bilang na naaayon sa napili mong sitwasyon. Gamit ang chart sa ibaba, bilang gabay, isulat ang sagot sa inyong pader. Sa unang larawan, ito ay sitwasyon na bumagyo at nilipad ang ito. Ano ang gagawin mo? Sa ikalawang larawan, may pagsusulit sa inyong paaralan, subalit may sakit ng iyong nanay at masakit sa bahay. Anong gagawin mo? At ikatatlong larawan, may binili kang tinapay na ipapasama mo sa habang ikaw ay naglalakad uwi sa inyo, may nakita kang batang namamanibos. Anong pasya ang gagawin mo? Ito yung ating kamay. Bilang isa, lima, tanong, ano ang tiyak na problema? Alamin muna natin kung ano ba talagang problema at ano ang dapat mong gawin. Ano ba yung solusyon na pwede natin gawin doon sa problema na yun, bata? Halimbawa, balikan natin, ito yung nakita mong problema. Namamalibos yung bata. Hindi, meron kang dalagang tinabay na masalubo. Ngayon, ano yung solusyon na gagawin? Problema, walang makain. Timbangin ang mga solusyon na binigay, isulat ang mabuti at di mabuting epekto nito. Talaga yung sagot mo dito. Sa mga ibinigay na solusyon, piliin ang pinaka-epektibo. Ipaliwanan kung bakit ito naging epektibo. Paano mo may papakita ang pinindigan mo sa iyong pasya? Sa ibaba na bahagi, mayroon kayong makikita ang rubrik sa pagbawas nito. Ngayon, matapos mong gawin yung gawain 1.3, meron tayong gawain 1.4. Unan ng mga salita ang patlang upang mabuo ang konsepto ng aralin. Piliin ang sagot sa mapon. Ang mapanuring patlang ay nangangailangan ng kaalaman sa patlang. Pagtitimbang na maaaring patlang
at patlang ng pinakamabuti bago ng isang patlang. Sige, simulan mo na magsagot. Pwede kang pumili ng sagot sa kahon sa ibaba. Sana makakuha ka ng tamang sagot. Tandaan, ang mapanuring pag-iisip ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng kaalaman sa suliran nito, pagtitimbang ng mga maaaring gawin, at pagpili ng pinakamabuti at bago ng pasya. Nakuha mo ba? Magaling! Mayroon tayong gawain 1.5. Basahin natin yung mga sitwasyon. At tapos, isulat sa kwaderno ang inyong sagot. Ang mga sitwasyon na maaaring makita ng mapanuring pag-iisip. Basahin ang mga sitwasyon sa iba. Pagkatapos, isulat ito ang sagot sa maaaring pagkakita ng mapanuring pag-iisip. Inimbita ka ng inyong mga kamag-aral na pagkatapos ng inyong klase sa isang video workshop na malapit sa inyong paaralan. Ngunit, nagbili ng nanay mo na umuwi ka ng maaga dahil mayroon siyang ipapagawa sa iyo. Ano ang gagawin mo? Ikalawang sitwasyon. Sinabihan ka ng guro niyo na magbantay sa klase dahil kailangan niyo tumayo sa isang pagkukulong. Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa klase dahil sa pagtatalo ng dalawang kamag-aral. Ano ang maaaring gawin? Sagutin mo ito sa iyong kwaderno. Nagpunta sa isang party ang mga magulang mo. Binilinan ka magbantay ng puso ng kapatid. Nagpasya ka na hayaang maglaro mag-isa ang kapatid dahil abala ka sa paglalaro ng puto. Sa hindi na sa pangyayari na daba at nasugatan siya habang naglalaro. Ano kaya dapat gawin? Tama ba ang ginawa mo? Napunit mo ang hindi sinasadya ang pahina ng kwaderno na iyong kamag-aral. Natakot kang lapitan siya at magpaliwanag dahil alam mo masungit at madaling magalit ang kamag-aral nito. Anong pwede mong gawin? Nanawagan ng mga voluntaryo ang opisyal sa kanilang kabataan upang magkampanya para sa pag-recycle ng mga plastic. Alam mo kapag ipaghinabag ng gawain ito at mayroon ka ng namang ano ang pwede mo gawin? Basahin at suriin ang bawat gawain. Lagyan mo ng check ang hanay na nagpapahayag ng mapanuring pag-iisip. Ayan yung mga gawain. Isulat mo rin kung ito ay tama, kung maaari, at kung mali. Bibigyan kita ng 5 minuto para gawin ito. Matapos mong gawin yung gawain, tayo magpapahayag sa pati. Mag-isip ng isang suliranin na naranasan mo sa buhay. Ano ang iyong ginawa upang magkasin? Sumulat sa journal ng isang pangako na nagpapahayag kung paano haharapin ang iba't ibang suliranin. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao na nagsasabing mag-ingat kayo palagi.